Okay, nandito na. How to install the RTD MO2D Trilud. And first, ito. Ating item. Ngayon, may manuals dyan nakasama kung paano siya install dito sa may headlight assembly. So, una natin gagawin is first is ano, kailangan may mighty band ka para ano, kasi natatanggal to. Usually, karamihan, yung mga ibang nag-i-install, tinatanggal nila to. Ang di nila alam, kaya meron to, yung purpose nito is ano, para ma, yung hole o yung butas ng headlight assembly, snug fit siya, walang butas o walang tado na walang space na ano, kumbaga ito kinoconsume yung space na available dun sa butas na hala assembly natin parang dito. Kaso after nyan, kailangan mo tanggalin to tapos lagyan mo ng mighty band. Usually natatanggal to eh, pero hindi siya natatanggal. Ayan, natanggal. So ganyan ang tsura nya pag tinanggal mo, pinatanggal na. So, kailangan mo lang lagyan ng mighty band yung paligid nito. Dito lang. Kahit konting drops lang para mag-fit siya. So, ayan. Pag nalagyan mo na ng mighty band, balik mo na. So, tignan mo lang kung ano yung fittings niya. First, ano. Basic muna tayo. Punta muna tayo sana sa wire na. Kung mapapansin nyo, tatlo yung wire ng RTD. Composed of green, blue, and then white. Yung green, ito yung ground, body ground, negative. Itong dalawa, blue and white wire. Itong white, ito yung low beam natin. And then yung blue, ito yung high beam natin. So, nandito rin naman, kung babasahin mo yung mga nakasulat dito, nandito rin siya. Ayan. Hindi lang makapag-focus. So, pagkakabit na natin, ilagay natin ito. Itong spring. Ayan. And then, syempre, kakabit na natin dito. Ito yung sa akin. Ang ginawa ko, ilagyan ko na ano, masking tape para ano, walang pasukan na, hindi papasok yung alikabok, dumi, o ano mang bagay na pwedeng mag-cause ng dumi sa loob ng headlight assembly. Itong ito. Karamihan kasi naman nag-i-install, kabit na lang. Hindi man lang nila, hindi nila iniisip kung ano yung mga magandang or yung mga bad effects niya, yung mga disadvantages kung okay yung pagkakabit. Ito ang ginawa ko. Binalot ko rin ng plastic or supot itong balancer niya or ballast. Just to make sure na ano, na safe siya sa ano, sa mga tubig. Just parang double ano rin, para maging mas super safe pa siya lalo. So, bale, dalawang nakalagay, isa, dalawa. And just to make sure na ano na pantay yung pagkakakabit mo. Ano yung parang ayan. Ito yung low beam niya, yung dalawa, yung dalawang yan. Kailangan ganyan ang pagkakabit niya. Ayan. And dapat ano, nakasentro yan para maganda yung buga ng ilaw. First and foremost, yung wiring niya kailangan pagdugtungin mo. Siyempre dalawa yung lalagay mo, kailangan pagdugtungin mo.
itong green, ito yung negative natin. Ang ginawa ko, kinabit ko siya dito sa ano, sa negative ng light source natin from park light, tsaka ng signal light, turn lights, and then yung park light. Kung mapapansin mo, ang basic dito is black, white, wire. Ito yung negative. Negative niyan. Dito ka kumuha ng negative mo. Dito sa may ano. Dito sa black, white wire na to. Kung mapapansin mo, itong green wire. Ito yung negative ko. Pinugtong ko na lang dito. Ito yung black, white wire. Dudugtong mo lang yan. Wala ka nang tatanggalin. Kumbaga, isusuksok mo lang siya, and then ikaw kung gusto malagyan ng pandikit or balutin mo ng ano, electrical tape, pwede rin. And i-disable mo rin yung ano, yung high and low beam ng stock wire mo, ng stock ano, headlight mo, yung headlight bulb socket, para mas safe pa rin. Ito, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung dalawang ayan, ito yung ano, yung sa headlight bulb, ito yung high at saka yung low. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung dalawang wire niyan, and then isa sa kanila dito yung low and high beam naka ano dito, naka either si low beam to tsaka si high beam to. Ang ginawa ko, nilagyan ko na ng electrical tape para ano, para safe, tsaka iwas grounded na rin. And then yung dalawa naman, yung si white and blue wire, ito yung positive na dalawa to. So ang ginawa ko, since wala akong terminals na male and female, naghanap na lang ako ng ibang pwedeng pagdugtungan, gawing pagdugtungan. Ito yung ginawa ko, ito yung sa computer, ito yung sa mga power supply ni, power supply. So, ginawa ko, nagtanggal ako. Ayan. So, itong ano ko, itong green wire ko, ito yung high beam ko, yung blue wire. Ito. At yung si red wire, ito yung low beam ko, si white wire. So, ito lang naman. Ang pagkakabit lang naman nito is importante ang the best na position ng ballast or balancer dito. Kailangan may double-sided tape ka para intact or at saka intact yung pagkakadikit at hindi basta-basta nahuhulog. Ayan. Itong tandaan mo palagi. Gumamit ka ng masking tape dito, palibutan mo para walang pasukan na dumi. Kasi itong blower na to, itong blower ng RTD tri-led, ang intake ng airflow is papasok siya. Ayan. Kumbaga, hinihigop niya, ibubuga niya dito yung hangin. Ayan. Ito lang naman. Ngayon, pumunta na tayo dun sa ano, sa motor. Ayan yung SkyDrive ko. Para maging battery operated yung ano natin, yung system natin, SkyDrive. Punta tayo dito sa may ignition. Tanggalin ko mo itong flasher relay. Ayan, para mas klaro. At yung ignition switch. Ignition cable. Itong orange wire, ito yung ano, kailangan mong hugutin dito sa terminal na to, para may dugtong mo itong mga ibang connections natin. Ito yung positive natin. Ito yung positive. Kumbaga, itong orange wire, ito yung parang switch natin dito. Kahit na buksan mo yung switch dito, tapos naka-off naman to, hindi siya iilaw. Yun yung double purpose yan. So, ito. Dito may connect yung power ng ano. Isang power. Papunta dito sa may switch. Isang linya.
Ito kasi ano ko eh, ginawa ko dito is ano. Itong blue and white wire, ito yung ano, papunta sa on-off switch ko ng headlight ko. So, itong yellow wire na to, nakakonnect to sa orange wire. Itong mga ibang blue-white wire. At yung mga ano. Ito yung papuntang tail light natin para maging battery operated yung tail light natin. Ito. So, ang ginawa ko, dinugtong ko dito yung tail light natin. And then, ito naman yung positive ng park light and signal lights or turn lights. So, ang ginawa ko naman dito, itong blue wire na to na nakakonnect dito sa ignition sa orange wire. Dinisable ko yung ano, yung stock na positive wire ng signal light or turn lights at saka ng park light. So, dito ko siya kinunek eh. Dito. Ang magiging ano mo dito is, magiging parang guide mo is itong lock na to. Itong hole na yan. And then, itong pinakauna. Yan, yung butas na yan. Ito yung dudukutin mo. Dudukutin mo dito. Tanggalin mo yung ano. Yung copper na yan. And then, i-connect mo. Ito yung i-connect mo dito. Para maging battery operated. Yung ano natin. Yung park light. And yung tail light natin. At the same time, pati na rin yung signal light natin or turn lights natin. Basta ito yung tandaan mo. Itong lock na to. Ayan. Yung pinakauna na yan. Ayan, yung butas na yan. And then, sa ano naman natin, body ground natin, tap mo na lang dito. Ito. Itong frame na to. Body ground, negative natin. Negative. Yeah. Yung mga other connections ko dito sa ano. Ito yung negative ko, itong black wire na to. Itong, kung mapapansin mo kanina sa headlight assembly ko yung sa RTD tri-led, ito yung green wire na to, ito yung high beam ko. And then yung red wire na to, ito yung low beam ng tri-led. So, ayan. Ito naman, itong dalawang to, pupunta to sa may high and low switch. Ito. Bale, itong switch natin is 3 wire connection yan. Itong nasa baba, ito yung low beam. Ito yung red wire dapat. And then yung nasa gitna, ito yung papunta sa on-off switch. And then, itong high beam, ito yung si green wire or blue wire sa tri-led natin. Bale, tatlong wire yan eh. Yung isa si high beam sa taas, yung si low sa baba, yung nasa gitna is yung power source na positive na magagaling sa ignition, ay sa on-off switch. And then yung other wire naman niya is kukonnect yan dito sa may ignition. Ito, ito. Bale, ito yung sa on-off switch ko itong wire na to. Ito, itong isa, papunta sa on-off switch. And then itong isa naman, papunta sa high and low switch beam. And sa tail light naman natin, pupunta tayo dito sa likod para maging battery operated. Ang dudukutin mo lang dito is itong ano. Tanggalin mo na natin to. Ito. 3 wires to eh. Ang tatanggalin mo lang dito is itong ano. Itong low beam. Ito yung itong gray wire. Gray. Ito yung nasa gitna. Ito lang yung tatanggalin mo. Tapos, ito yung itong blue-white wire na to. Ito yung nasa ignition ko. Ang kanina, sabi ko kanina, diba? Ito is, manggagaling ito sa may, nakakonnect ito sa may ignition switch sa orange wire. Itong blue wire na to. So, ang gagawin mo lang, itong cable na to from ignition and then itong gray wire or itong gray, tama, itong gray, dugtong mo lang to. The rest is hayaan mo na silang intact yun kasi ito
itong black wire, black-white wire. Ito yung negative natin. And then itong white, black wire, ito yung high natin, high sa tail light. Ito yung, itong nakakonnect sa ano natin, sa preno natin, lever, brake lever. Ito. Ginawa ko, tinanggal ko lang siya, hinugot. Hindi ko siya pinutol, hinugot ko lang. Kailangan mo lang ng pantusok para matanggal itong mga to. And then, kinonnect ko siya dito. Dito sa may, ano, pupuntang ignition switch sa orange wire. And then, pagkatapos nun, okay na. Balutin mo na lang tape. And then, dugtong mo ulit. Ano lang, para maging battery operated itong tail light natin. Para makapag fast charging ka rin. Kasi pag nag-fast charging ka na, hindi battery operated itong tail light mo, ang mangyayari is mag-overflow ng kuryente, puputok yung bulbs, which is hindi maganda yun. Kailangan battery operated bago ka mag-fast charging. So, napag-usapan, nabanggit naman na rin yung fast charging. Ang ginawa ko lang, dinisable ko lang. Ito yung rectifier. Dinisable ko lang yung yellow wire. Tinanggal ko lang. Bale, dito mo makikita yung rectifier. Ito yung, ito. Itong green na to. Ito yung rectifier. So, papakita ko kung ano ginawa ko. Bale, 4 pins to eh. 4 pins. So, hanapin mo lang yung yellow wire dito. Hugutin mo. Huwag mong puputulin. Hugutin mo lang. And then, balutin mo ng electrical tape. Ito yung yellow wire. Andi dito siya. Binalo ko ng electrical tape. The rest is okay na. Pwede man siyang, pwede nang ready to battery, pwede nang gawing battery operated. At the same time, ito yung naglilimit kasi ng charge natin, ng pag-charge ng battery. Itong yellow wire na to. Pwede rin, ito yung pinaka-easiest step na pag-fast charge, pero do it at your own risk, ika nga sabi nila. Dabalik ko ulit sa rectifier. Again, kung medyo ka, dito ka lang malilito sa may sa headlight. At saka yung sa may high and low switch. And then yung on-off switch. Ang gawin mo lang, parang hindi ka malito. Unahin mo na to. Unahin mo na si high and low. Kailangan may terminals ka para, kasi pag babaklasin mo itong headlight, yung front, itong cowling, yung headlight assembly natin, wala ka nang puputul-putulin pa. Kailangan, parang huhugutin mo na lang ito, dudugtong, sasalpak na lang. Ganun. Again, just to remind you para sa ignition switch. Tandaan mo, ito yung idudugtong mo. Itong orange wire, ito. Itong orange wire na to. Ito yung mga panggagalingan ng tail light, ng headlight, ng kung ano namang battery operated na lights mo, like eagle eyes, ito. May eagle eyes din ako eh. Ito. Bali, apat yan, kabilaan. Ito. May voltmeter din ako. Ito. Naka-disable siya. Ito yung voltmeter. And the charger ko. Ito, yung charger. Just naka-connect siya dito. And charger. Hindi masyado makita. Babalik natin yung headlight assembly ko para matest natin, mag-check natin na tama.
meron pa pala isa additional para mas klaro. Ito-compare natin. Ito. Ito yung ano. Itong blue wire na to, nakakonect ito sa, ito yung positive source ng turn signal lights, park lights lang. Or pwede rin namang ano, kung pwede mo na rin lang idugtong dito, bahala kang maghanap ng polarity niya. Pwede rin. Pero yung ginawa ko, ano, lagyan ko na, ano, terminals na male and female. Manungay. Correction pala. Ito yung, atong blue wire na to is naka, ano dito, naka, mali yung pag sinabi ko kanina. Ito yung blue wire ko. Bale, ang ano mo dito is ito. Ito yung dudukutin mo. Ito. Pinakaunang to. Dito ka rin mag-base. Ito yung lock na to. From... itong pinakauna sa pinakababa. Ito. Dugtong mo dito yung blue wire. Or wire na from ignition. Ito. Green wire. Para mas sure, tignan mo na lang kung ano dito yung ano. Tama naman yung wire. Basta yun. Sundin mo lang to. Ito, ito yung lock mo, ito yung guide mo. Itong pinakauna sa baba, ito. 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 Dugtong mo dito yung wire. Ano comprehensive? Ayan yung blue wire ko. Nakadugtong siya dyan. Ito. Kukunik ko na siya para matest natin. Natin sa headlight, high and low beam. Kakabit ko itong eagle eye.
i-on ko to, itong switch natin, kailangan mag-open na rin itong park light natin. And itong eagle eye ko naman, may switch yan. Hindi ko siya dinarekta sa ignition. So, switch natin. Ayan. Off natin. Off din yung park light. Sa tail light naman, ganun din. Mag-open yan. Yung eagle eye ko, may switch ako dito na nilagay. Ito. Off natin. On. I-on ko naman yung park, itong si signal light. Ah, hindi, headlight. At yung low beam ng tri-led. Ayan. Yung nasa ilalim, hindi umilaw kasi yun yung high beam. Pag yung high beam naman natin, ayan, tatlong ilaw. Ayan. Ito yung bato na buwang. Bolt meter ko. Ayan. 11.2 pag low beam. 10.9 pag high beam. Ayan. Naglalaro na sila niya. Normal yan. Kung naka-open naman yung moto, makina. On kay headlight. So, yung number mo. Yung fast charging mo. 12.9. 12.0. Pag high beam na lang. Stable lang siya. Hindi siya bababa ng 10 volts. Pag naka-off naman. Off yung headlight natin. 13.9. Yung bolts, bolt reading niya. Yung battery.